No, but what is the national government doing? I mean, has the DA been to your district? Ngayon, papunta sila. Ngayon nga, upisa naman sa Secretary Laurel, the DA secretary should be there right now. I mean, it's my take as a citizen and as a journalist. The flooding is severe. Pero like the SWB, bukas si Secretary Rex Castellan pupunta para magre-release kami ng emergency cash transfer sa more than 15,000 flood victims. Ongoing ngayon yung AX, nagbibigay ang DSWD sa mga pinaharin at yung binaha last month. And then we're hoping yung DA naman darating within the week para i-assess yung damage at ano yung maitulong nila sa mga farmers at tinamaan ng bahay. Oo. Nanawagan na ba kayo para kay Pangulong Marcos Jr. na bumisita sa Davao del Norte? Ang balita ko, darating bukas si Presidente Bongbong Marcos sa Davao City. Kung magkakaroon ako ng chance na makausap siya, i-relate ko yung situation ng Davao del Norte na kailangan namin ng tulong ng national government para sa immediate recovery. Kasi booming yung economy ng district o ng Davao Region, Davao del Norte, kailangan namin ng suporta para makatayo kami agad para tuloy-tuloy yung progreso. Oo, tama po yan. Matanong ko lang, no, huli na lang ito. Ang ayuda is one thing, but kung may mahihingi po kayo, at hindi lang hingi eh, may mailalagay kayo sa budget. This should be part of the GAA. This should be part of national planning. Ito yung nilalagay sa plano. Magkano ang kailangan ng Davao del Norte in a span of, let's say, put it to 5 years to complete its anti-flooding program? Ano ba yun? Wala ba itong long-term planning na nakabudget? Yung immediately after nung bumaha din Carmen, nagpagawa kami ng evaluation with SWB paano ma-prevent at hindi na mangyari ulito. Immediately gumawa sila ng recommendations. Ang kailangan namin more or less mga 6 billion para sa mga flood control projects para maiwasan natin ang ganitong kalamidad. Oo. At ang 6 billion, hindi ito nakuha. Ang laki-laki ng budget. We have more than 5.7 trillion if I remember. Ang 6 billion, hindi na lobby ng mga taga Davao na ipasok. Alam mo naman kasi, hindi lang Davao may problema. The whole country. Ang nagbibigay naman sila para kunyari may budget na 2 billion, 3 billion. Yung 1 billion noon for flood control projects, yung 1 billion for road networks. Iba-ibang process ng DPWS na dapat i-implement for the whole district. So we're hoping kung may 6 billion, intended lang sa flood control projects ng Davao del Norte para masolve natin yung problema sa buha. Kasi di lang tubig namin ito eh. Tubig ng Davao de Oro, Davao del Norte, or sa Davao City. Dito dumadaan sa may district sa Carmen. Kaya binabaha yung Carmen Duhali sa Totomas. Okay. Huli na lang po, Representative, no? Naiipit ba kayo sa kidwaan ngayon? Yung tinatawag nilang Duterte versus Marcos na kidwaan. Palagay nyo ba naiipit ang distrito nyo? Ako naman, kaibigan ko sa lahat eh. Especially Davao City, katabi ng district ko. Sana mag-usap na lang, pag-usapan yung problema at resolve. Panahon ngayon na magtulungan tayo dahil sa kalamidad. Yung politika, malayo pa naman yan, 2025, 2028. Ngayon, mas kailangan na tao ang tulong natin at mag-isa tayo. On that note, I want to thank you so much for joining me today, Davao del Norte Congressman Alan Duhali. Thank you po, sir. Thank you, Karen. Thank you sa lahat na nakikinig. Bago tayo umalis pala, ito, sasamantalangin ko na, kung may nais tumulong ng mga kumpanya, saan ba dat nila idaan ito, sir? Pwede tumawag kayo o i-contact ng mga mayors ng lungsod para direkta kasi mas nakakaalam sila kung sino yung mga tinamaan ng baha at sino yung ilangan na tulong. Yung mayor ng Carmen, Duhali, Santo Tomas, and Panabo, sa kanilang idaan yung tulong para sigurado tayong makakarating sa mga taong bayan. On that note, once again, mag-ingat kayo, sir. Salamat po. Salamat, Karen. Thank you. Good morning.